23 anyos. Yes po. Anong pinagkakabalahan ng isang 23 anyos na dalaginding? Working in a BPO po. And I decided to work po. Tumigil po ako sa study. Because I really want to support my family. Kasi may nakababata pa po akong kapatid. So, I really want to support him. Pinahinto ka ba nila? Hindi po. I decided po, nung pandemic po kasi. Mm-hmm. So, parang naiisip ko is that wala na kaming makain. Like, wow. As in talagang parang hindi na makapagtrabaho si Papa kasi siya lang po, nagtitinda po kasi siyang tinapa. Mm-hmm. So, ang ginawa ko para makatulong po sa parents ko is that nag-work po ako. Sinamantala ko yung pandemic kasi may work at home setup. So, dun po nagsimula yung nag-work po ako para makatulong sa kanila. Galing. Mm. Yung nanay mo, anong ginagawa? Housewife po. Mm. Yes. Pero masaya naman ako, Mama. Bakit parang nalungkot kayo? Masaya nga kami eh. Hindi, proud kami sa'yo. Diskarte. Thank you po. Diba? Hindi mo rin naman sila mabiblame. Kasi mayroon ako napanood sa TED Talk. Sabi nila, marami daw ganyan yung mga kapatid na mas nakakatanda na mag-give way sa pag-aaral, hindi mag-aaral, para makapag-aral yung kapatid. Tapos sinasabi na, mas maganda daw kung ikaw yung panganay, huwag kang huminto, ituloy mo yung pag-aaral mo kasi ikaw na yung malapit matapos eh. Kasi pag huminto ka, tapos binigay mo sa kanya, tapos hirap pa rin kayo, dalawa kayong hindi makakatapos. At least kung ikaw, naka-abante ka na, idiretso mo na yun. Tapos pag natapos ka, tsaka mo sila tulungan lalo. Diba? Tapos bilang anak daw, bilang mga anak, maganda yung intention natin na makatulong po. Pero ang unahin daw nating problemahin, yung problema natin bilang mga anak, bilang mag-aaral, at ibigay, hayaan daw natin yung mga magulang natin na gawin yung kanilang magagawa bilang mga magulang. Yung ganun, ibigay daw natin sa kanila. Pero... Tama. At actually, tama yung sinabi mo eh. Kasi kung ibibigay mo sa kapatid mo, ang dami niya pang tatahakin, eh, ikaw malapit na. Ang ending, so, pareho kayo hindi makakatapos, di ba? Eh, ikaw malapit-lapit ka na sana eh. Parang empowering yourself para ma-empower mo rin yung iba. Yes, empower yourself first and then empower other people. Help yourself first for you to be able to help other people more. Mas malaki daw yung matutulong mo pag tinapos mo yung pagtulong mo sa sarili mo at pag pinagbongga mo, pinagbuti mo yung sarili mo. Yung ganun. Pero hindi kita masisisi ha, kasi may mga tao talaga, may mga anak talagang ang laki ng puso para sa kanilang mga magulang. Hindi nila kayang nahihirapan ang mga magulang nila. Kaya hinahangaan pa rin naman kita sa decision mo. Thank you so much, Mama. Ngayong marunong ka nang sumayaw, para saan o para kanino naman ang ginagawa mong pagsasayaw? Para po sa mama ko kasi sobrang proud niya lagi pag sumasali ako sa mga contest. Lagi niyang pinagmamalaki. Tapos nakikwento na, lagi kang pinagmamalaki sa akin ng mama mo. Ang galing-galing mo daw sumayaw. Tapos ipapakita daw po yung video ko. Para sa pride ng mga mahal mo sa buhay. Binibigyan mo sila ng pride. Yes po. Mm-hmm. And binibigay ko din naman yung best ko. Para ano, mapatunayan na ganito po talaga. Kaya ko pang maglabas ng talent. I mean, ng kaya ko pa galingan. Nasaan yung nanay mo? Kasama mo ba ngayon sa studio? Mula po siya. Nasa hospital po siya ngayon. Nurse siya? Hindi. Nagda-dialysis po. Ha? Nagda-dialysis. So, paano kami magjo-joke ngayon? Yan na yung tao. Yun na lang yung inspiration talaga niya. Nagda-dialysis ang nanay mo. Chikahin mo si Madir, di ba? Kung di naman mapanood ngayon ng live, baka bukas o mamaya sa online. Okay. Hi, ma'am. Pagaling ka dyan, lakas mo lang loob mo. Huwag kang matakot sa mga tinuturok sa'yo. Laban lang. Andito lang kami ng mga kapatid ko. Wow. Alam mo, I admire people who are still able to deliver kahit may mabigat na pinagdadaanan. Yes. Hindi mahirap. Sa ating mga Pilipino, di ba, ang bigat-bigat sa ating mga kalooban, kung ang isang mahal natin sa buhay ay may sakit, o may nararamdaman, o may problema. Di ba, nanay mo nagda-dialysis, tapos magpa-perform ka. Paano mo kinakaya yun na hindi nakaka-apekto sa gagawin mo today? Nag-iisip lang po ako ng masaya, tapos binibisik ko lang po yung sarili ko para hindi umiyak, ganun. Tsaka para magawa ko yung kailangan kong gawin sa stage. Kamusta naman bang pagpapospital niya? Nagiging okay na po siya ngayon. Sino nagtutulong-tulong sa pamilya niyo para matustusan ng mga gastusin? Ang laking stress niyan eh, pag may tao sa hospital eh. Yung daddy ko po, tinatulungan din siya. And then po, kung meron din po akong extra, inaano ko na po.
Hindi ko na po iniisip ano na extra? Oh, wala. Extra panty? Extra, anong extra? Extra money. Parang hindi ko na iniisip yung gastos, basta gumaling lang siya. Yes. At saka bilang anak, di ba? Minsan hindi naman tayo hindi naman lahat nakakabigay ng sa financial, yes. Eh, di ba? Magpakabait ka lang bilang anak, ang laking tulong na sa mga magulang. Totoo yan. Yes. Diba? At sa pagpapatuloy mo ng mga pangarap mo, itong ginagawa mo, lalong nakakapagpalakas ng loob ito ng nanay mo. Yes. At mas gugustuhin niyang lumakas agad at mabuhay pa ng mas mahaba para mas lalo ka pa niyang mapanood. Yes po. Diba? Saan yung ano mo, yung mga bashing mo? Saan yun? Sa social media? Ganun ba? Actually, galing nga sa may friend ako na medyo blunt. Ay, talagang ano siya. Pero... Maano siya friend magsalita? Mo pa rin siya? Hindi na masyado. Hindi. Pero hindi naman yung sa reason na yun. It's just that, ano lang po, parang minsan may mga hindi siya tamang nasasabi. Hindi maayos yung pagkakasabi niya. Uh-huh. And yun nga po yung sinasabi po ng maraming tao. Kung hindi na babago ng isang tao yung appearance nila in 2 seconds, wag mo siyang batiin ng, wag mo sabihin. Na parang ano, hindi ko na-gets? Parang pag daw po may nakita kang mali sa isang tao, tapos hindi niya po kaya yun baguhin within 2 seconds, wag niyo po siyang sabihin ng, uy, parang... Ako nuwari, yung buhok mo ay may konting ano, matatanggal natin in 2 seconds. Yun pwede. Diba, uy girl, may tinga ka. Pwede yun, pwede mo sabihin. Pero parang, uy, ano nangyari sa'yo? Ang laki mo. Ano nangyari? Ang laki mo na. Parang, hindi naman po siya masyadong magandang sabihin sa kapwa. Wag mo na lang sabihin. Sinong nagsabi na 2 seconds lang? Hindi pwedeng 3, 4, ganun. Kasi diba? Stricto eh, no? Actually, naisip ko pa rin siya. Diba? Pinoprosesa. Parang ano, parang siguro gusto mo sabihin, kung hindi mo kayang, ano, wag mo na lang sabihin. Yeah. Kung hindi mo mababago in 2 seconds, siguro yung... Apo. Wag mo na lang sabihin ng masama. But there are things that you need to say. Mm-hmm. There are things you need to say. Depende kung paano siya sinasabi. Yun! Diba? Kung paano siya sinasabi. Kasi correct, minsan, correct. Diba? Minsan out of concern, pero depende siya kung kanina siya sinasabi. Pero katulad siya, kaibigan mo. Kasi sa mga, kasi kami sa mga magkakaibigan, sobrang okray namin sa isa't isa. Pero gano'n ang dynamics namin. Yeah. Pero kung hindi mo kaya, depende din kasi, diba? Kung ano yung kaya mo. Pero kung hindi mo kaya, yung ganung friend, stay away from that person. Correct. Yun. Diba? Pero kung okay sa inyo, di stick together, diba? Mm. Kung gano'n naman ang samahan nyo. Okay. Pero pag hindi ka open sa gano'n, diba? Kailangan, hanap ka ng grupo mo na kung saan. Uh-huh. Kung saan, kung saan ka uubra, diba? Yung gano'n. At saka, you have to know your worth for us to not be affected with the words of the world. Mm-hmm. Diba? Kasi the world can be very noisy at times. Correct. Pero for as long as you know your worth, your value, you will not be bothered. Diba? Ano bang mga salita yan? Kaling. Diba? You may not be as thin as other girls, but you are beautiful. Yes. Invite mo yung mga siblings mo pag natuloy yung kasal mo. Will you invite them? Siyempre. Mm-hmm. Kasi... We're still family. Kahit broken family kami, kapatid ko pa rin sila eh. Oo. So, hindi sila pwedeng mawala. Tsaka may mga kapatid kang kahit hindi mo kasama at hindi mo kasundo, masaya kayo sa ligaya ng isa't isa. Mismo yun. Hindi man harapan, lihim. Minsan may mga sungit-sungitan attitude kang pinaparamdam sa mga kapatid mo. Pero sa totoong buhay, iba yung pagmamahal mo doon. May mga... Yes, ano lang, tawag dito, may mga maskara tayong sinusuot minsan eh. Diba? Pero na hindi natin ma-judge. Pero I'm sure magiging mas maligaya ang puso mo pag nakita mo yung mga taong mahal mo sa isang special na pagkakataon. Yes, mama boys. Congratulations. Thank you. Yeah. Mama boys, pwede pahag? Ha? Pahag. Oh. Yeah, alam mo, yahag talaga kita. Kahit yung pasabihin, I will hug you. I'm so happy for you. I feel your joy. So yun na yun. So ano ang nagdala sa'yo sa ganito? Sa pagsasayaw, sa pag-aerial pole. Kasi po, noong 2018 nag-start ako sa pole, yung time na yun gusto kong ma-divert yung attention ko. Mm. Kasi yung time na yun, galing ako sa heartbreak. So, parang hindi ko siya maisip. Pole na lang ako. Wag na That's po. Very smart. That's very smart. Turning your heartache into something really positive and beneficial for you. Apa. Diba? Kaysa nga naman magmukmo. Mukmok. Wala ka namang kausap. Isip-isip ka pa. Diba? You went out and, you know, you found another home. Tama. Which is the dance studio. Apa. And from there, diba, your attention was focused on something new. And from there, you learn something new. And the moment you learn something new, you forgot something that is no longer bringing you joy.
and peace. You know? Yes, I know. What happened? Pero maganda yung ganun, no? Yung nililibang mo yung sarili mo, tapos magugulat ka lang, ay, ang ganda ko pala dito sa hula hoop. Yes. Tsaka may magandang effect din sa pagkatao niya yun. Diba? Tsaka nakakasexy to eh. At the same time, nawawala yung ano, mga iniisip-isip niya. Oh. Diba? At tsaka diba pag heartbroken ka, minsan na maiisip mo, kaya ka heartbroken kasi hindi ka maganda. Yes. Kasi hindi ka sexy. You're not good enough. Pero nung nagpunta ka rito, na-realize mo na, ay, I can do something that will make me feel so sexy again. Yes, and naging so ano siya, butterfly, nag-bloom, yes. Lumipad. Kasi diba, dati ka naman talaga ng paru-parong magandang paru-pari. Pero dahil sa sakit ng pag-ibig, minsan mong inisip na para ka nalang langaw na pinapatay ng ganun-ganun na lang. Na hinahawi, di ba? Di ba, bakit langaw ba ako? Bakit parang binubugaw na lang ako at hinahawi na para ako walang halaga? Pero sa puntong yon, naalala mo ko talaga kung sino ka. Kung ano ka. Ikaw, Nicole, may nasabihan ka ba nun? O na-wish sa sarili mo, nabanggit mo na sana kung pwede pang humiling ng isa pang araw. Yung isang araw ko pa, naging dalawang taon. Ganon. Tapos, yung ikaw na lang naniniwala siguro, ganon. Tapos ubus na ubus ka na. So, at least in the end, di ba, wala ka nang pagsisisi. Kasi, parang, sometimes, pinapa-decide ka parati ng mga tao na, no, you need to decide now. Pero the worst thing you can do is give in to the time pressure. Kasi minsan kailangan, you just ride the wave eh. Kailangan maranasan mo pa yung kailangan mo maranasan siguro with this person. Hindi mo kailangan i-pressure sarili mo na, hindi, kailangan mag-break na kami kasi it's the right thing to do right now. Mm. Yun. So, isa pang araw pero binigyan mo ng dalawang taon. Isa pang araw ulit, tapos isa pang araw ulit hanggang sa umabot ng dalawang taon. Yeah. Ano na yung hudyat na tama na to? Ito na yung huling araw. Nung na-realize mo na, ako lang, nandamay ako na iba. Nung na-realize mo, kung ma-realize mo na, parang mas may effort silang gawin yung gumive up kesa sa paglaban ka. Tapos ikaw na lang yung lumalaban for the two of you. Mapapagod ka rin in the end, actually. Yeah. So kung siya hindi, kung ikaw hindi ka naman lumalaban at ayaw mo na ipaglaban, di ba, bakit ako lalaban kung ako na lang? Kaya nga yung sinasabi mo kanina, Meme, yung parang may dalawa na gusto nyo to be together, you love each other, pero it's not working out. May sumuko isa dun, for sure. May isang pumiling hindi na lumaban. Bakit ba tayo napunta dito? Ito kasi. Ano ba? Sorry, si Nicole. Po. Sorry po. Si Nicole, tinamaan si Nicole sa'yo. Tayo napunta dito. Sorry po. Oh. I pray for everyone dealing with a heartbreak. Mm. Pero ang pinaka... Sa mahabang usapan na to, ang pinakamaganda, masaya ka. Yes po. At nakukuha mo yung damdamin na at trato na deserve mo. Yes po. Diba? We are so happy for you. Thank you po. Sana all. Sana lahat, diba? Lahat maranasan yan. Ang sarap-sarap kaya niyan. Diba? Ang sarap ma-in love, ang sarap mahalin. Lalong-lalo na kung mahal ka ng mahal mo.